kanina at bumili ako ng isda. Yan. Gusto kong sigangin ito, guys, pero ayoko. Hello, hello, hello. Good afternoon, everyone. Maupeng ako lupa aton nga tanan. Magandang hapon sa ating lahat dyan, mga kaibigan ko. Bago ako mag-vlogs, guys, palihog ra kong subscribe sa aking channel, Mildoran Channel. Palihog ra kong subscribe, guys. Like and click the button bell. Hit the button bell. Kung pwede, mag-comments and good comments only. Guys, ngayon, guys, galing ako doon sa Pinwin store. So, wala kasi akong ulam. Mayroon akong ulam dyan na adobo na baboy. Pero, hindi muna ako kakain ngayon ng adobo. So, gusto ko munang may sabaw lagi ngayon. So, ang gagawin ko, guys, kasi parang gusto ko nang kumain. Pumunta ako sa labas kanina at bumili ako ng isda. Yan. Gusto kong sigangin ito, guys, pero ayaw ko munang dumaan sa mantika. So, ang gagawin ko na lang is, lagyan ko siya uli ng tanglad, tapos lagyan ko ng sibuya. Simpleng ulam lang, guys, at saka lagyan ko na lang ng beans para mayroon gulay na halo. So, gusto ko kasi sabaw ngayon. Sa pagkangayon kasi, ayaw ko muna ng magkakarni or meat. So, palabay ko lang muna yan, guys, kasi nag-iingat muna tayo sa health natin kasi na-high blood ako nung una sa panay-panay ang kain ko ng meat. So, guys, ngayon, hihiwain ko na itong gulay para mayroon akong ulam mamaya. Gusto kong sabaw uli, guys. Ito na lang gagawin ko muna ngayon kasi nag-iingat muna ako sa pagkain ng taba. Lalo na si manok kasi nag-straight ako noon manok kaya hindi ko na malayan na tumaas na pala ang dugo ko, guys. So 176/96 ang taas kaya pala nahihilo ako, parang natutumba na ako kaya nag-ingat ako, guys. Nung nagpa-BP ako, yun pala sobrang taas na ng dugo ko kaya thanks God at ngayon okay na ang pakiramdam ko. So hindi na muna ako nagkakain ng mga may taba. So, guys, tiis ganda muna. Tiis lang muna sa ulam na pasimpleng ulam lang, guys. At least safe. At masarap naman kasi may gulay. Gusto ko may sabaw. Tsaka, itong tanglad, one way of pabawas ng dugo. So, ingat lang tayo sa health natin. Nasa sa atin na rin sa pagkain natin. Kaya, more taba, more high blood, diba, guys? So thanks, guys. Ngayon magluluto na ako ng ulam. So before this, maghihiwa na muna ako. So hiwa muna tayo ng sibuyas, guys, para pangsahog, diba? Simpleng ulam lang. At least, safety ang health mo. Huwag muna si taba. Next time, pag okay na, pwede na rin tayong kakain ng mga masasarap na pagkain. So, ngayon, tiis-tiis muna. Dahil, iwas high blood tayo ngayon. So, ganito lang muna lagi ang ulam. Kasi, nakaranas tayo ng hindi maganda sa health natin. Hindi natin na malayan na tumaas na pala ang BP natin. So, ito muna, guys. Ang gagawin ko ngayon ay dadaan muna tayo sa tanglad para safe ang ating health. Di ba, guys? Kasi dumanas kasi ako ng pagka-high blood kaya natatakot ako baka mamaya ma-high blood na naman ulit tayo. Alam nyo, guys, yung naranasan ko, hindi na yun babalik. Thanks God at gumaling na rin ako sa awa ng Diyos. Naging normal na. Pero minsan pag makakain ako ng may taba, biglang taas uli. Kaya may mintin ako ng gamot. Nag-tetik agad ako ng gamot pag nag-BP ako na mataas ang BP ko. Kaya ito nang ginagawa ko ngayon, ang ulam ko laging ganito. O kaya sa umaga, nag-cracker oats ako kasi para list of cholesterol
Ingat-ingat lang tayo guys sa ating health. Ka lang guys ha. Kasi mahirap na pag magkaroon tayo ng ganyang sakit at may karamdaman tayo. Kaya more panalangin din tayo kay God na tagan niya tayo lagi ng magandang kalusugan, kasi the most important is prayer. The best medicine is prayer. Yun talaga ang kailangan. At saka yung mga ginagawa mo, lalo na pag sa about sa pagkain, kailangan ingat-ingat din sa pagkain. Minsan kasi may pagkain din na masarap nga, nasasarapan tayo. Kaya lang, hindi natin namalayan na high blood na pala tayo dahil sa pagkain natin na nasasarapan tayo. Kaya guys, ito lang ma-advise ko, huwag natin laging ugaliin. So, ngayon guys, maghihiwa na tayo ng beans para i-mix natin sa ating sinabawang isda, tinulang isda with tanglad. Diba guys, sarap ang tinulang isda na may tanglad, pero gusto ko itong sigangin, kaso ayoko yung dumaan sa may mantika muna. Ngayon, ito lang muna ang gagamitin ko, si tanglad. Magsitanglad muna tayo guys. Okay, para iwas high blood. So guys, magluluto na tayo sa ating ulam. So, o sa aking ulam pala. So, ang lulutuin ko ngayon is tinulang isda with tanglad. So, ngayon na. Ito na guys. Tara! Yan guys. Magluluto na ako. So ito guys, nilalaga ko muna yung isda para maluto muna siya, pero nilagyan ko na siya ng tanglad at saka sibuyas at saka luya para mawala yung langsa. Kasi gusto ko sana i-saute muna siya para sinigang ang labas, kaso lang ayokong dumaan sa mantika. Kaya ito, sabaw lang muna, magsabaw muna. So, sinasabaw ko muna na may tanglad. Lagyan ko ng luya at saka sibuyas. Simple lang. Tapos, saluan ko ng beans na gulay. Para mayroon siyang gulay na nahalo. O, diba guys? Ganun lang kasimple ang ulam. At least, healthy. Diba? Kasi pag may taba doon, talaga ako guys. Umiiwas muna ako sa may taba ngayon. Minsan nga, nakakakain pa rin, napipilitan. Kasi minsan, hinahanap-hanap mo rin. Kaya lang hindi ko lagi-lagi. Pakunti-kunti lang muna. Pero mostly ang ulam ko ngayon ay sinabaw-sabaw lang lagi na walang mantika. Na hindi dumadaan sa mantika. Okay? So,
Ito na, guys. Tingnan muna natin kung laga na, kung luto na ba ang isda. So, bago natin ilagay ang beans, para hindi malaga ang beans, half-cooked lang siya. Gusto ko half-cooked lang din. Para pagkain natin, medyo maano pa siya, ma-crunchy ang labas. Hindi pa siya yung lata na lata ba. So, ganito. Tingnan ko muna, guys, kung lambot na siya. Okay na to. Gasan to uli. Lugasan ko na to, pero gasan uli na. Okay, guys. Ito na ang beans. I-mix ko na dito para may halo siyang beans. So, lagyan natin ng seasoning konti. Konti lang. Para pangpalasa lang siya. Wow, sarap ng tinula ko. So, tingnan nyo, guys, ang sarap. Ang sarap. Diba? Okay. Takpan natin ng ilang minutes para maluto yung gulay! Maluto na ang aking ulam na masarap! Simpleng ulam pero masarap! At least nagbibigay sa atin ng healthy o magandang kusugan. Hindi muna tayo mag... So guys, ito na, guys. Bubuksan ko na at titikman ko kung luto na siya. Matabang pa. Lagyan natin ng kunti asin. Okay, guys. Pwede na siyang ihain. Okay, guys, charot! Kakain na, guys, nandito na ang aking ulam. Kakain na ako ng para magutog. Okay, thanks God, praise God. Thank you, Lord. Panginoon, sa oras pa na ito, basta nagbibigay mo dito sa akin ng kalakasan at magandang kalusugan, Panginoon, at mga daw at pinagulit sa Panginoon yung biyayang gabay sa sa amin at magbigay sa akin ng mga buhay. Thank you, Lord. Praise God. Okay, guys, kakain na tayo. So, mag-pray muna tayo. Praise God. Hallelujah, Lord. Panginoon, sa oras po na ito, Ama, sa langit, Panginoon, basbasan, hiniling ko sa inyo ang iyong basbasan sa biyayang ito na pinagkaroon niyo sa akin sa oras na ito. Thanks, God. Bigyan mo ako ng magandang kalusugan at mahabang buhay sa pamagitan ng biyayang karunong sa akin sa oras na ito. Thank you, Lord. Amen. Okay, guys, kain na tayo. Sarap ng ulam ko, guys. Oh, tinula na isda. With beans. Oh. Ko siya ng kalamansi. Wow! Para masarap. Wow! Malagsim ang sabaw. Sarap, guys, ang tinola na lagyan mo siya ng kalamansi. Pigyan mo ng kalamansi. As in. Kain tayo, guys! Kumain ako kanina, pero nagugutom muli ko. Muli ako, kaya gusto kong kumain na. Di, kasi ako nakukontento pag walang sabaw. Kaya ngayon, gusto ko laging may sabaw yung ulam ko. So guys, ito na. Busog match ako. So, kontento ako sa ulam ko ngayon. So guys, busog match ako. Tapos na akong kumain. Thanks God at
Masarap yung pagkain ko ngayon. Natapos na akong kumain. Busog much, guys. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa mga biyayang kalob mo sa akin na siyang nagbibigay sa akin ng kalakasan at mahabang buhay. Thank you. Thanks, God.